So, hello sa lahat. Ngayon, andito na naman tayo sa Arabic natin. Ano? So, feel free to comment sa akin kasi as I've said before na hindi talaga ako fluent mag-Arabic, no? So, pwede nyo din akong i-correction. So, mas maigi na din yung may mag-correction para at least alam ko talaga kung paano bigkasin at ano ang tamang pag-Arabic. So, sa ano pala, iba-iba naman kasi ang Arabic nila, iba-iba ang salita ng Arabic. So, hindi lahat na same ang lingwahe ng pagka-Arabic. Same sa atin, may Tagalog, may Bisaya, 'di ba? So, same lang din dito sa Arabic nila na may Arabic talaga na isa lang ang ibig sabihin, pero iba-iba ang pagkabigkas. So, ngayon ang ituturo ko sa inyo ay ito, yung mga babasagin, kumbaga ito. So, itong mga babasagin dito, ito yung glass, diba? So, sa atin is mga gamit na babasagin. So, ito. So, kung sa English ay glass, kumbaga. So, sa Arabic naman is gizads. So, yun yung pagka-pronounce ng amo ko dito. So, gizads. So, ang babasagin ay gizads. So, once again, ang babasagin nila dito na mga gamit, excuse me, katulad nito ay babasagin, so gizads sa Arabic. So, ito naman ay chocolate. So, yung iba, basta ito ay matamis. So, karamihan sa mga matatamis na mga pagkain ay tinatawag nilang halawa. Lahat ng klase ng mga candy ay matamis naman talaga. Yung mga candy, ito katulad nito, matamis. So, tinatawag nilang halawa. So, ito namang chocolate dito, ito ay chocolate, kumbaga. Chocolate sa Bisaya, chocolate sa Pinoy na lingwahe. At chocolate naman sa Ingles. At sa Arabic is chocolata. Okay? So, once again, basta matamis na mga, yung mga candy nila, I mean yung mga candy nila, once again, ang mga candy nila ay tinatawag nilang halawa. So, ito pwede din nilang tawaging halawa. So, may iba ding tawag nito. Ito ay chocolate sa atin, sa Pinas. So, chocolate din naman sa Ingles, pero sa Arabic ay chocolata. Chocolata. Okay? So, ito naman ay carpet. Carpet din naman siguro ito sa atin kung tatawagin, di ba? So, ito ay carpet. So, sa Arabic naman is frash. So, yan yung pagkaintindi ko sa Arabic nila dito is frash. So, once again, ito ay carpet. So, sa Arabic naman is frash. So, ayan. So, ito naman ay tissue. Tissue sa atin, tissue din naman siguro sa English, diba? So, tissue sa Pinas, sa lingwahe sa Pinas, tissue sa English, at
Sa Arabic naman is manadil, manadil, manadil. So, once again, sa Arabic is manadil. Sa English is tissue, at sa Filipino ay tissue pa din. So, yan siya. So, ito naman siya ay gamot. So, kumbaga kahit anong klaseng gamot sa atin, kahit anong klaseng gamot. So, ito ay gamot sa atin. So, sa Pinas is gamot. Sa Filipino language is gamot. So, sa English naman, English language is medicine. Kumbaga, medicine. So, once again, sa Philippine language is gamot. Sa English naman, English language is medicine. And sa Arabic language naman is dawa. Dawa. Okay? So, ulitin ko. Ito ay gamot sa Filipino. Sa English is medicine. Kahit anong any kind of medicine. So, they called in Arabic dawa. Dawa. So, any kind of medicine in Arabic, they called dawa. Dawa. So, ayan siya. So, ito naman siya ay washing. So, washing machine sa mga damit. Washing machine. Washing machine. Sa Pinoy naman is washing. Washing. Tapos, sa Pinoy is washing machine. Sa English naman is washing machine, I think. And sa Arabic naman is maksala. Maksala. So, once again, ulitin ko. Sa Pinoy na lingwahe is washing machine. Sa English naman, I think, if I'm not wrong also, washing machine. And sa Arabic naman na lingwahe is maksala. Maksala. So, ayan. Punta naman tayo sa iba pa. So, by the way pala, yung room pala, kumbaga kwarto sa atin, o tulugan, o kwarto, diba, sa atin. Sa Pinoy ay kwarto, sa English naman is room or master bedroom, basta room. It is called room where you sleep, like that. So sa Arabic naman is korfa. So ayan, sa Arabic siya is korfa. So once again, sa Pinoy language is room, tulugan o kwarto. Sa English naman is room. And sa Arabic naman is korfa. Do not mind the background. May ano lang yan, nilagyan ko lang siya ng plastic para hindi maanuhan ng alikabok. So, yun siya. Ulitin ko. Sa Pinoy is kwarto. Sa English is room. And sa Arabic naman is korfa. So, yan. Korfa. So, punta naman tayo sa iba. So, kumbaga ito ay, for example,
Dito naman tayo sa picture. So, kumbaga ito ay picture. Example, this is a picture. So, sa atin ay, sa lingwahe ng Pinoy is, they call also pictures. Picture, kung isa. Pictures, kung marami. So, ito ay picture sa Pinoy na language. At sa English naman is picture pa din. At sa Arabic is sora. 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 So, yan siya. So, once again, uulitin ko. Sa Pinoy language is picture. Sa English language is picture pa din. At sa Arabic language is sora. Sora. Ayan. So, punta naman tayo sa iba. So, dito naman tayo sa Dito naman tayo sa hindi ko tinuloy yung isa kasi nakalimutan ko kung ano ang Arabic nun. Kaya dito na lang tayo sa alam ko. Sorry. Yung kaldero hindi ko nakalimutan ko kung anong Arabic nun kaya pinalitan ko na lang. Sorry ha. So ito ay juice kumbaga. So, juice naman sa atin. Kumbaga, ito ay juice. So, sa atin naman, sa Pinoy language is juice. So, sa English language is juice also. And sa Arabic language is asir. Any kind of juice ay they called it asir. Okay? So, once again, Pinoy language is juice. English language is juice, still juice. And Arabic language, any kind of juice, they called it asir. So, yan lang muna sa ngayon until sa next na pag-aarabi ko ng mga gamit nila dito o mga pagkain nila dito. So sana nag-enjoy kayo at sana may natutunan kayo sa simple na mga sinishare ko sa inyo. Ingat-ingat ang lahat, huwag kalimutang mag-pray, magpasalamat sa Panginoon sa mga blessings na dumating sa atin at sa darating pa na mga blessings. Ingat everyone. Bye. See you next time. Bye bye.